again sa lahat ng mga nandito sa church. Ay good morning po sa bawat isa. At sa lahat po nanonood po sa broadcast po na ito, ay again, good morning din po sa inyo. Ngayon pong araw na ito, ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, and we will be opening a new message series. Okay, last week, last time, anong message series na pinag-usapan natin sa mga nakakaalala po? Ayan, manakalimot talaga kagad. Ano po yung message series na huli natin pinag-aralan? Yan, the fruit of the Spirit. Okay? Yan po yung huli natin pinag-aralan na message series. Then, nagkaroon tayo ng medyo transition lang ng konti kasi nagkaroon ng Father's Day Sunday. At ngayon pong umagang ito, ay dadako po tayo sa panibagong message series na ating pag-uusapan. The message series na ating po tatalakayan for starting this week at sa mga susunod pong mga linggo ay pinamagatang po nating overcome. Okay? Or overcoming. Okay? Or mga overcomers. Yan po ang pag-aaralan natin. At ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito is living a victorious life. Okay? Kabahagi po na pagkakaunawa natin sa salitang overcome is for us to learn how to live a victorious life. Okay? So if you have your Bibles with you, kindly open your Bibles with me in the book of John. Okay? I think binasa ito kanina ni Brother Levi. Okay? John chapter 16 verse 33. Alright? If John chapter 16 verse 33, kung nakita niyo na po, maaaring po maghilingan ang bawat isang tumayo bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. John 16:33, nasa New Testament po yan. Okay? Basahin ko po sa inyo at just follow me with your eyes as I read it to you. Alright? John 16:33, ito pong sinabi, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Basahin ko po muli. Napaganda po ng ating pong team verse sa message series na ito. Masarap pong namnamin yung salita po na ito at yung pangako po ng Panginoon sa verse na ito. Basahin ko po. Okay, sabi ito, John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon namin dakilang Diyos, marami pong salamat sa napagandang araw po na ito na itinilagam po, Panginoon, sa amin na kami ay makapag-aral ng iyong salita, dakilang Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na kayong patuloy na mangusap sa kalagitnaan ng pag-uusap, Panginoon, pag-aaral ng iyong salita. Kasi meditate on your word, Lord God. Ipakita mo po sa amin na malinaw yung mensahe mo, Panginoon, na gusto niyo po, dakilang Diyos, na aming matutunan, dakilang Ama. Muli, Panginoon, sa pagkakataon ito, itago niyo po ko sa iyong likuran. Wala pong maloba sa aking bibig at wala pong maihayag sa likuran ng pulpito at broadcast na ito, kundi po, Panginoon, ang iyong banal na salita po lamang. At wala pong maluwalhati, kundi kayo po lamang, dakilang Diyos. Itinatalaga po namin ang buong gawain sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Alright, tayo na po kayo sa sipo. Again, ang topic po na pag-uusapan natin ngayong umagang ito is overcome living a victorious life. Okay? Pagka po yung salita po na pinag-usapan natin, isa siguro sa mag-resonate sa atin, apart from the word overcome, is the word victorious. Okay? Pag sinabi natin victorious, ano po bang ibig sabihin? Kapag ka po tayo ay tinaguri ang victorious, ano po ba ang pakahulugan po noon? So kapag ka narinig natin yung salitang victorious, ang ibig sabihin po niya, kadugtong po niya yung salitang victory. In Tagalog, ibig sabihin po niyan, tayo ay nagwagi. Okay? Ibig sabihin, tayo ay nanalo. Nasubukan niyo na po bang manalo? I would remember, noong wala pang pandemic, meron po tayo mga sports fest, may mga talent fest po tayo na ginagampanan, ano? At sinasalihan. Alright? Even the church itself, as one body, ay sumasali po tayo dito. And I would remember, may mga time na nananalo po tayo. Tama? Tama? Naalala niyo po yun, I think, isa sa pinaka-achievement sa talent fest ng church na ito ay yung quartet natin ay nanalo ng first place. Okay? At nag-champion overall. Okay? Sa ating mga churches na kasama ka-fellowship na churches. At nabigyan ng pagkakataon na kumanta yung quartet natin sa kantata. Diba? Ang tawag po doon ay victory. Okay? Become victorious. Okay? Sabihin mo natin, Pastor, yung puwera na nanalo din, nanalo ng third place. That's also victory. Tama ba? Yung po ang tawag po dyan ay victorious. Kapag ka po kayo ay sabihin po natin sumali sa isang patimpala
at kayo ay nanalo, nagkaroon ng special award, ang tawag dyan ay, ang tawag sa inyo ay victorious. Alright? At ang victory ay hindi lamang po patungkol doon sa mga ganong klase mga patimpala, kundi kapag ka may mga challenges, alright? Kapag ka may mga hinaharap tayong mga pagsubok sa buhay at nalagpasan natin yung pagsubok na yun sa buhay natin, ang tawag sa atin ay victorious. Tama ba? Kunyari, kayo ay may nakaaway, ano? May nakaaway kayong kaibigan. Kunyari lang. Okay? Tapos, eventually, nagkapati kayo. Okay? Ang tawag po sa inyo ay naging victorious kayo. Bakit? Because you've overcome the challenges doon sa relationship nyo bilang magkaibigan. So, both of you become victorious in the sight of God and in the sight of yourselves. Nakita nyo na kung gano'n kayo nagwagi. Okay? Iba kasi, baka po may mga gumagawa pa ito. Pastor, kasama ba sa victory yung ganito? Kapag ka po tumaya ako ng loto, okay, nanalo po ako, victorious ako, Pastor. Okay? Tandaan po natin, hindi po tayo tumataya sa mga lucky or game about luck. Bakit po? Tayo po mga mananampalataya, we don't believe in luck. Okay? Hindi po tayo naniniwala sa swerte. Bakit po? Ang pinapaniwalaan po natin, tayo po ay pinagpapala. Okay? At ang pagpapala po ng Panginoon ay inuukol po ng Panginoon sa bawat isa. So, hindi po kasama sa victory yun. Okay? Pero marami po sa atin, if we look at the picture of victory in our lives, okay? After we graduated elementary, okay? Feeling ng mga bata, okay, victorious na ako. Why? Because the challenges of an elementary student, okay, was actually surpassed by the student. So, feeling niya, siya ay victorious na. Kapag ka po graduate ng high school, right? Feeling po ng mga young people ay feeling ng mga young people ay victorious na po sila dahil nalagpasan nila yung challenges ng panibagong level ng career po nila sa buhay at ito ay magiging high school. Pagdating ng college, okay? Habang lumelevel yung pag-aaral ng mga estudyante, ay humihirap din po yung mga challenges. Okay? Kung nung elementary kayo, ang problem solving ay 1 plus 1, pagdating ng high school ay 1 times 1, pagdating sa college, may algebra, geometry, at kung ano-ano pa. Nag-iba yung level niya. Nag-iba yung level ng challenges. And after you surpass the college life, you felt like you're victorious already. Okay? Pero hindi pa rin po natatapos po doon eh, di ba? Sino po din yung graduate ng college? Pakitas po ang kapay. Okay. You graduate ng college, you would remember the first time na ikaw ay nag-apply ng trabaho. And the first time you were interviewed by an HR officer, eh naalala niyo yung ang hirap pag in-interview ka ng HR officer, ang daming mga psychological test, ang daming mga tanong sa yung mga about your personality, about your capability sa work, ang daming mga tanong na ganyan, di ba? And after that, sinabi sa yung HR officer ay okay, tatawagan ka namin kung ikaw ay pumasa. Then after a while, or after a week or two, biglang naka-receive ka ng tawag sa HR officer, pinag-report ka sa opisina, nagtanggap ka na sa trabaho. Anong feeling mo? You felt victorious. Bakit? Kasi yung hirap ng interview, yung hirap ng mga pagsusulit doon sa interview ay na-surpass mo at nalagpasan mo yung challenges na yun. So feeling mo, you're already victorious. Tama po ba? But being victorious ba? Stop at having a job? No. Marami po pagkatapos ito, iba nga naghahanap ng ibang trabaho eh. Iba nga dalawang trabaho ngayon sa hirap ng buhay. Minsan may nagdadalawang trabaho pa eh. Di ba? Pero minsan natatapos na ba doon ang pagiging victorious ng tao? No! Di ba? Kaya nga po yung iba, lumilevel up habang tumataas ang career, maganda ang buhay, ay nag-iisip din naman na magkaroon ng sariling kapamilya. Nag-i-establish ng sariling pamilya. So, nanliligaw. Okay? So, sa mga young people naman nanliligaw, mag-reminis tayo. You would remember yung first time ka na nanligaw. Tapos ay nagkaroon ka ng different challenges. Alright? Sino po dito yung nanligaw kayo? Yung inabot niya yung panahon pa ng mga lolo at lola natin, yung pagka nanligaw ka, kailangan magsiba ka ng kahoy, kailangan mag-igib ka ng tubig. Sino po yung dumaras ng ganon? Babae po kayo, nakaranas po kayo na pinagsiba kayo ng kahoy at kayo po ay pinag-igib ng tubig. Meron po ba? Wala. Wala. Sino po dito yung mga lalaki na kapag siba kayo ng kahoy sa nililigawan nyo? Meron po ba? So, puro mga bata talaga tayo dito. Okay. O baka sabi ng iba, Pastor, hindi ko po naranasan yan kasi ako po nililigawan.
Ang kapal ng mukha mo. Para sabi mo ikaw niligawan. Ano ka? Gwapong-gwapo sa sarili. Okay? Sino po dito? Okay? Yung nakaranas na ng harana. Yeah, may nakarana. Ate Bib, kayo po ng harana. Ay, nakarana. Okay, nakarana po kayo. Yan. Yung dungawin mo. Di ba ito magandang po makanta? Hindi po. Yung, ano ba? Once I have a secret love. Paano po ba yun? Oh, mga ganun ba? Dapat may nginig po yun, di ba? Yung mga panahon ng type, mga kanta, yung mga nanginig po. Once there was a sacred love. Ganun po, no? Yung mga panahon nun, may mga tuso pa. Ngayon, wala na pong harana, no? Wala na nga harana. Okay, but going back to the, ano, to panliligaw, you would remember, after all the challenges, after all yung mga madaming paghahatid, yung maraming pagsusundo, yung tipong munti ka na makapagtayo ng grocery dahil sa dahil mo na nabiling chocolate. Okay? At munti ka na makapagtayo ng flower shop dahil nabili ka ng mga flower buwan-buwan, taon-taon, o every may occasion. Okay? Na ikaw ay meron ka ng suki sa damwa dahil sa kakabili ng bulaklak doon. Tapos bigla kang sinagot. Anong pakiramdam mo? Diba? Yung mga naligaw dito, anong pakiramdam nyo? Actually, gusto ko, tatanayin ko sana si Brother Levy at saka si Pastor BJ. Pero si Brother Levy, alam ko may niligawan to eh. Pero ano yung pakiramdam na na-receive mo yung dalawang zero ng donut sinabi sa'yo na oo? Diba? Na ikaw ay sinasagot ko na. Hindi ba't lumulukso ang puso mo at ang damdamin mo sa tuwa dahil ikaw ay sinagot na at nasabi mo na, yes, may girlfriend na ako. Tama? Hindi lang po yun. Sumunod po, kapag ka po meron po yung mga mag-aasawa na, yung nagpo-propose yung mga wedding proposal, yung nagsabi na tipong, will you marry me? At sinabing, yes, I will marry you. Hindi mo ba't lumulukso yung puso natin sa katuwaan at gagalakan kasi we felt like we've surpassed all the challenges. And another challenges would come na po pwede nating malagpasan. Pero tandaan po natin, in the Overcome Message Series, as we live a victorious life, hindi po ganun lang ang sinasabing victorious life na tinutukoy po na salita po ng Diyos. Sa John chapter 16 verse 33 na sinabi ng Bible, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Okay? Yung pong pangako ng Panginoon in John chapter 16 verse 33 is far greater than the examples I gave you about how we've overcome the situations in our lives. Hindi lamang po, I mean, yung po mga na-overcome natin, mga na-accomplish natin sa buhay natin, it is worth celebrating for. Okay? It is worth na tayo ay maging masaya dun sa mga na-accomplish natin. But I will tell you, may mas mahigit na po na dapat pa tayong isine-celebrate at mas may mahigit pa po kahulugan ang pagiging victorious at pagkakaroon ng victorious life sa presensya po ng Panginoon. Yun po ang gusto natin pag-usapan ngayong salita, ngayong araw na ito. Because having a victorious life is more than those challenges. That is what we are going to discuss ngayon sandaling ito as we journey to this message series. Bakit po? Kasi po ang tinuturo po ng team verse po natin dito, kung hihimay-himayin po natin, yung John chapter 16 verse 33, sabi ng Panginoon dito, I have told you these things. Ito po ay lumabas sa bibig mismo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, so that in me you may have peace. In the presence of God, we will find peace. In his sanctuary, we will find peace. And hindi lamang po yung peace na ito, na simpleng peace na nakakatulog ka. It will be an everlasting peace na ibibigay ng Panginoon sa buhay po natin. Bakit po? Bakit po ba natin kailangan ng peace? Dahil sabi po ng Bible, sabi po sa verse na binasa natin, in this world, the reality is we have and we will be facing troubles.
Whether you are an elementary student, you are a high school student, you are a college student, you are a professional, okay? You are a family man o family woman ka na, meron ba po tayong mga challenges? Hindi po matatanggal at mawawala yung mga challenges ng buhay natin as an individual, as a family, as a nation, will be facing trouble. Sinabi po ng Bible yan eh. Kaya po kapag ka po may nagsabi sa inyo, pagka naging mananampalataya ka, wala ka ng trouble, nagsisinungaling po yun. Kasi po sabi ng Bible mismo, sabi po ng Panginoon mismo, sa buhay na ito, you will find trouble. Hindi po nawawala ang trouble. Hindi po nawawala ang trials. Hindi po nawawala ang temptation sa mundo ito. Pero ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, in me, you will find peace. Sa presensya ng Panginoon, doon po natin matutuklasan at matatagpuan ang kapayapaan na hinahanap po ng bawat isa po sa atin. Bakit? Bakit sabi ng Panginoon sa challenge sa Panginoon sa atin dito? But take heart, okay? I have overcome the world. Doon po tayo sa phrase na sinabi ng Panginoon, I have overcome the world. Sabi nga po ng praise and worship leader, I appreciate our praise and worship leader as he discussed about Zephaniah, about the battles of life. We have different battles in life. My battles would be different from your battles. We do have individual battles. We do have individual struggles in life. We do have individual trials in life. We do have individual temptations in life. Iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. But one common thing na meron po tayo is that the Lord promised that He already overcome the world. Ano man trials and temptations and tribulations and trouble ng buhay po natin, ibig sabihin po at ang pangako ng Panginoon John chapter 16 verse 33, kung tayo po ay mga mananampalataya, okay? Kung tayo po ay Kristiyano, kung tinanggap po natin sa buhay natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay at si Jesucristo na nagsabi na na-overcome niya ang mundong ito at dahil si Kristo na sa buhay natin, ang kahulugan po nito, hindi po imposible sa isang mananampalataya, hindi po imposible sa isang anak ng Diyos na malagpasan anumang challenges and struggle and tribulations ng mundong ito. Because God already overcome the world. Hindi po niya sinabi, God overcome your troubles. Hindi po sinabi dito, God overcome your problems. Hindi po sinabi dito, God overcome yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Hindi po yun. It was generic and general. Anuman ang nasa mundong ito, anuman ang battle sa mundong ito, anuman ang paghihirap sa mundong ito, the Lord already conquered and vanquished the world. Kaya po mga mananampalataya, ang itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung tayo ay anak ng Diyos, we need to live a victorious life in Christ. But the truth of the matter and the reality of our situation, sabi ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon sa atin for us to live victoriously, but a lot of Christians are still living in despair. A lot of Christians are still relying and living in discouragement. Discouragement sa buhay natin. A lot of Christians, nandun pa rin tayo sa mundo, sa puso natin, na nag-harbor tayo mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon sa atin. Marami pa rin po mga mananampalataya ang tayo ay nilalamon ng discouragement sa buhay natin. Marami mga mananampalataya nilalamon ng worry sa buhay natin. Marami mga mananampalataya na nagigimbal ang pananampalataya dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay. But listen to this carefully. Sabi ng Bible, do not worry for tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Why? Because John 16:33 says, God overcome the world. Walang anuman sa mundong ito na hindi po kayang solusyonan ng Panginoon. If you think di itong pandemic na to ay pinakamatindi na na-experience natin, I tell you, kayang pagalingin ng Panginoon ang mundo natin. Because He already overcome the world. In your family,
If you think your family is suffering trouble ngayon, may sigalot sa pamilya nyo. May problema sa pamilya nyo. Sa tingin mo, hindi kaya ng solusyonan ng Panginoon yan? Kapag kastingin mo sa sarili mo, ayaw mo na tumitigil ka na at sumusuko ka na dahil feeling mo wala nang pag-asa yan, eh baka mahina pa lang palataya mo. Kasi malino sinasabi ng Diyos natin eh. God already overcome the world eh. So ibig sabihin, kung yung problema sa pamilya mo, in our eyesight, in our thinking, mukhang imposible, but in the eyes of God and in the power of God, nothing is impossible. May problema ka sa trabaho mo? May problema ka dahil wala ka ng trabaho? God already overcome the world. Bakit maraming mga mananampalataya hanggang ngayon discouraged? But maraming mga mananampalataya, even Christians, okay? Marami pong mga tao mananampalataya, hindi mananampalataya, nag-a-undergo ng depression. Diba? Marami mga mananampalataya. To tell you honestly, you open your eyes sa social media, you open your eyes in the news, even pastors, there are even pastors, may mga pastor na papakamatay. Bakit? Because of discouragement? Because of depression? To tell you honestly, depression is real. Marami mga young people dito, kabata-bata, may depression eh. Pag kinausap mo, bakit hindi makapagsalita? Hindi makapag-express ng feelings niya. Bakit? Depressed. Isip ko, ano kinaka-depressed itong batang to? Hindi naman ikaw ang bumibili ng pagkain mo. Hindi naman ikaw pa nagtatrabaho. Ang gagawin mo lang mag-aral at mag-telepono. Diba? At gawin yung mga assignments mo. Bakit may mga young people na nadi-depress? Sige nga. Bakit may mga young people na mga nagpapakamatay? Bakit? Because of depression. Why? Because they are living in a defeated life. A defeated life that God didn't purpose in His children. Hindi po purpose ng Panginoon na yung mga anak niya ay mabuhay sa mundo o sa buhay ng punong-punong depression. Why? Because God already overcome the world. What the Lord wants is for us to be victorious. But what does it mean to be victorious? Yun ang tinatanong dito. Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-overcome at pag-victorious? Pag sinabi po kasing overcome, ibig sabihin ito, it is about succeeding in dealing with problems. Ibig sabihin, kung ito yung problema na nagpasan mo, ibig sabihin, you already overcome that challenge and you are now ready for another challenge. Right? Pagdating sa victory, it is about vanquishing yung kalaban. It is about conquering kung ano yung kalaban. Sisi po. Okay. Pag sinabi po kasi conquering, it is about, okay, vanquishing yung kalaban. Ibig sabihin, kapag ka may ino-overcome situation, kapag ka victory, ibig sabihin may kalaban. Whether yan ay circumstances, whether yan ay problema, yan ay tao, okay? Pero tandaan natin, when the Lord says He have overcome the world, He doesn't only overcome the problems and situations in life. But listen to this carefully. Even the enemy of this world, God already conquered and vanquished. Bakit? Sino po ba ang pinakamatinding kalaban ng mundong ito? Ang pinakamatinding kalaban ng mundong ito na wag minamaliwit ng sino mang mananampalataya ay walang iba kundi ang Diablo. But listen to this carefully. If God defeated and vanquished the enemy, who is Satan, and if Christ is in us, it means the Lord gave us the authority to trample on snakes and scorpions. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na panlabanan kung anuman ang tukso ng Diablo sa buhay natin.
binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan sa presensya ng Banal na Espiritu at sa presensya ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin para paglabanan kung anuman yung pagkilos ng Diablo sa buhay natin. Pero marami po mga pagkakataon, mga kapatid, kaya maraming mga mananampalataya ang hindi pa rin victorious sa buhay na ito is because we are still living under the bondage of sin. Because when God says He had overcome the world, Jesus said He overcome the tests, the trials, the temptation, and troubles of this world. And when God says for us to have a victorious life, if we really want to have a victorious life, we need to have victory over sin. We need to have victory over Satan, and we need to have victory over ourselves. Those three S are three different entities in our lives na mahirap kalaban. Kasalanan. Mahirap kalaban ang kasalanan. Bakit? Tingin mo, wala nakakakita sa'yo sa ginagawa mong kasalanan. You look at your left, you look at your right, wala nakakakita. You look down, wala nakakakita. You look up, kisame. Wala nakakakita. Really? Kahit anong ginagawa mong kasalanan, alam ng Diyos yan. Satan. Kalaban si Satan. Nakikita mo si Satan? Naaamoy. Nahawakan. Nararamdaman. Nararamdaman yan. Ramdam na ramdam yan. Bakit? Sa kalagitnaan ng gawain na to, may mga pagkilos ang kaaway. Di ba? Hindi natin alam. Huwag kayo magpapagamit sa Diablo. Review kayo kagad yan. Kung kailan pagpipreach ng salita ng Diyos, doon tayo inaantok. Kung kailan pagpipreach ng salita ng Diyos, doon tayo nagugutom. Kung kailan pagpipreach ng salita ng Diyos, doon tayo naiihi. Di ba? Baka pagkilos ng Diablo yan. Sa buhay din natin, sa sitwasyon sa buhay natin, marami ang binibigay ang Diablo sa atin na pain. Hindi lang sin and Satan ang kalaban natin. Isa pinakamatinding kalaban natin, self. Yung sariling gusto natin, earthly desires. Kalaban din natin yan. Malinaw ang salita ng Diyos. Our earthly desire is in total contradictory to God's desire. Napag-usapan na natin yan. So kalaban yan. And for us to have a victorious life, we need to have victory over sin, we need to have victory over Satan, and we need to have a victory over ourselves. And how can we do that? We can only do that by the grace of God. Because the battle in this world is not against flesh and blood, it is against the spirit. Hindi po natin nakikita ang kalaban natin. Isa sa pinakamahirap na kalaban ay yung kalabang hindi nakikita. At yung mga kalaban na sinabi natin dito, hindi po natin nakikita. Pastor, gusto ko po magkaroon ng ganyang victorious life. If you want to have a victorious life, all you need to do is first, you need to have a personal relationship with God. Because it would be impossible for you to overcome the challenges of life, to overcome or to have victory over sin, to have victory over ourselves and Satan, if we do not have Christ in us. Balik ako dun sa verse, ha? Sabi dun, the battle is not against flesh and blood, it is against the spirit. Hindi natin kaya yon. Hindi kaya ni Dennis yon. Pero yung Kristo na tinanggap ko sa puso ko, kayang panlabanan ito. Kaya ang kailangan natin ay walang iba kundi si Kristo. Kaya ang maaari o marahil, maraming mga tao ang hanggang ngayon puntong ito, nabubuhay pa rin tayo sa buhay na defeated, sa buhay na lugmok,
sa buhay na laging sawi ay baka dahil wala pa si Kristo sa buhay natin. Yun po ang kailangan po natin. Okay? Living a victorious life. Ano po sasabi ng Bible dyan? Let me give you several things na napakaganda po pwede natin isulat. No? Inote. Hindi ko po nilagay dito eh. Wala pa ako sa outline. Introduction pa lang ito. Okay. Living a victorious life. Ano sinasabi ng scripture dyan? Isulat niyo na lang po habang dinidictate ko. Okay? Ano sinasabi ng Isaiah chapter 30 verse 15 about having a victorious life? Ang sabi dyan, living a victorious life is about living a peaceful life. Isaiah 30:15. Yeah? Para daw maging victorious ang buhay mo, kailangan magkaroon ka ng mapayapang buhay. Living a victorious life is about having a peaceful life. Okay? Ano sabi ng John chapter 7, 37-39? Living a victorious life is about living an overflowing life. Diba? Paano magpala ang Panginoon? When the Lord blesses children, it is pressed down, shaken together, and running over. Ibig sabihin, when the Lord blesses children, nag-uumapaw po ito. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Amen. Remember yung pinag-usapan po natin, iba't-ibang pagpapala ng Panginoon? Remember yung pinag-usapan natin yung about first fruit offering natin? Kung paano papala ang Panginoon, iba't-ibang level ng pagpapala ng Panginoon, yung bag of blessing, sumunod, ano sumunod? Basket of blessing, sumunod, anong sumunod? Barrel of blessing, sumunod, ano ba isa? Barn. Hindi pa barn, boso muna, boso blessing, sumunod, barn blessing. Diba? Iba-iba yung level ng pagpapala ng Panginoon. At dahil iba-iba yung level ng pagpapala ng Panginoon, ibig sabihin, kung magpala ang Panginoon, nag-uumabaw. Tama mo ba? Ano sabi ng Malakay? Ang pinakaginagamit natin verse pagdating sa pagtatites, okay? Ang sabi ng Malakay, pagbinigay natin sa Panginoon, yung para sa Panginoon, the Lord will open the windows of heaven and pour His blessings to us that the blessing na ibibigay ng Panginoon, our hands cannot fathom. Hindi ba't nag-uumapaw? Sabi ng mga mananampalataya, living a victorious life is living an overflowing life. Same as John chapter 10 verse 10, living an abundant life. Okay? Nabubuhay tayo ng abundant. Pastor, ano pong ibig sabihin ng abundant? Yung po ba yung kapag ka, ikaw nakatake ka ng polo, nakalaylay yung bilbil mo, hindi po abundant yon. Abundant ang tawag doon. Okay? Sabi ni Pastor BJ, hingahinga rin Pastor BJ, okay lang yun. Ang tawag dyan ay overflowing blessing. Abundant yung buhay natin. Sabi ni pagka abundant ang buhay natin, victorious life, kasi biblical naman po ito, di ba ba? Ang sabi nito, kapag ka daw po ang may victorious life tayo is about living a joyful life. John chapter 15 verse 11. Di ba? Kapag ka victorious ka, nabubuhay ka sa isang buhay na masaya. Okay? Kaya dapat ang mga mananampalataya masaya. Amen? Amen. Sabi ba, masaya po ako. Ang saya-saya ko, Pastor. Ba? Nag-uumapaw po ako sa kasayahan. Pero yung mukha mo, di ba? Daig pa yung dinumukos na 20 pesos. Pero sabi, having a victorious life is living a joyful life. John 15:11. Sumunod. Having or living a victorious life is living a liberated life. Ano ba ibig sabihin ito? Romans chapter 6 verse 7. Ano ibig sabihin liberated? Diba? Pag sinabi pong liberated, it would be correlated to the word freedom. Pagka ikaw ay liberated, ibig sabihin, ikaw ay malaya. Malaya saan? Saan po ba pinalaya tayo ng Panginoon? Pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan? Pinalaya tayo ng Panginoon sa ating sarili. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kaaway kay Satan. We are liberated from these enemies of God. Bakit? Dahil sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang sabi ng Revelation, ang taong mamatay na walang personal rason sa Panginoon ay susunugin ng Panginoon sa nagbabagang apoy. Inisa-isa po doon yung mga dadalhin sa dagat-dagatang apoy.
But we are liberated by Jesus Christ. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Sa sobrang pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa sobrang pag-ibig ng Panginoon sa iyo at sa akin, ipinadala niya ang bugtong na anak niya para mamatay sa ating mga kasalanan, para tayo ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. That is a life of liberation. Freedom. Hindi ibig sabihin ng freedom, yes, I'm free. I'm free to do whatever things I wanna do. I'm free to do things na mo pwede mong gawin sa buhay ko. I'm free to do things na ikakasama ko. Lahat po, I'm free to do things na free para magbisyo. Free ako na magawa ng mga bagay-bagay ng masama. Hindi po yun ang liberation na sinasabi ng Panginoon o pagiging liberated na sinasabi ng Panginoon. Ang tinutukoy ng Panginoon sa Roma ay for us to be liberated from sin and from the bondage of sin. My question is this, are you liberated from sin? Are you free from sin? O hanggang ngayon, ay may mga inaalagaan kang maliit na mga kasalanan sa puso mo na hindi mo sinusuko sa Panginoon. And now, don't ask me and don't ask the Bible and don't even ask God kung bakit ang buhay mo hanggang ngayon ay defeated. Eh, may hinaharbor ka dyan eh. Hindi ka pa liberated eh. Hindi ka pa free eh. Baka kaya hindi ka pa liberated eh kasi wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Baka kaya takam na takam ka pa din na gumawa ng kasalanan kasi wala ka pa talaga sa Panginoon. Kasi ang tao na nasa Panginoon takot gumawa ng kasalanan. At hindi lang takot gumawa ng kasalanan, kundi ginagabayan ng Panginoon. Anak, hindi makakabuti sa iyo yan. Huwag na huwag mong gagawin yan. Liberated. Sumunod, living a victorious life is living a triumphant life. 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ano yung sabihin ng triumphant? Diba? Ano ibig sabihin ng triumphant? Ang ibig sabihin ng triumphant ay it is quite synonymous to the word victorious. Triumphant. Masaya ka. Nagtutumalon ka sa tuwa, sa gala. Bakit? Kasi nagwagi ka. Okay? We are living a triumphant life. Sumunod, living a victorious life is living a loving life. 1 John chapter 2 verse 5. And in the fruit of the Spirit, diba, ang unang sinabi doon is about love. Ang isang tunay na mananampalataya who is living a victorious life ay nabubuhay sa pag-uugali ng pagmamahal. Bakit po? Paano po bang pagmamahal ang tinukoy ng Panginoon sa salita po niya in John chapter 1 chapter 2 verse 5? Paano po ba tayo iibig ng Panginoon? Tayo mo ba ay kaibig-ibig ng Panginoon? Yung totoo, iba po sa atin, pag tinignan po ang buhay natin o titingnan po natin ang buhay natin sa salamin, ang makikita po natin ay isang taong walang kwenta at mukhang basura. Paliwanag na po sinabi ng Isaiah yan eh, di ba? We are described in Isaiah as filthy rags. Hindi po basahan. Ang sabi po doon, filthy rags, maduming basahan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ang isang maduming basahan na ito ay po pwede palang magkaroon ng victorious na pamumuhay sa presensya ng Panginoon. So, ibig sabihin, anumang basura na inilagay sa puso natin, anumang basura na nagpapabaho ng buhay natin, eh may pag-asa pa tayong baguhin ng Panginoon. Ang tanong lang ay, willing ka ba? O willing po ba tayo na ialaw ang Panginoon na baguhin tayo o hindi? Again, pupunta tayo sa isang enemy, self.
It is about decision. Okay? The victorious life is a life of victory over sin, self, and Satan. A life of freedom from the power of sin as well as a freedom from the penalty of sin. A life that is not only reconciled to God by death of His Son, but a life that is also saved through His life. Ano po sabi ng Romans chapter 5 verse 10? Ang sabi po diyan ito, for if while we were yet, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life. May kaligtasan po. Listen to this. There is victory in Jesus Christ. Napakaganda po nito. Kasi yung mga sinabi po natin about having a peaceful life, having an abundant life, having a triumphant life, those were just manifestation of being victorious. But the key to having a victorious life, yung sinabi dito, we are reconciled in Christ. And in His life, kayang baguhin, kaya tayong isave ng Panginoon sa magitan ng buhay ng anak niyang si Jesu Cristo. Yung po yung pinag-uusapan dito. Ngayon, kung pinag-uusapan dito ang having a victorious life, my question is this, who among us na narinito ngayon sandaling ito, who doesn't want to live a victorious life? Anybody? You want to live a life of depression. You want to live a life full of suppression. You want to live a life of defeat. You want to live a life of, sabihin natin, in bondage of sin. Sino gusto nung gano'n? Sino gusto na nabubuhay ka sa buhay ng walang abundance? Everybody wants to be victorious. Amen? Sino gusto nung mabuhay ng victorious? Wagi. Amen. Ha? Amen. Lahat tayo. Ako po gusto ko eh. Pati nga po pa ako, tataas po eh. Sa gusto ko eh. There will be troubles in this world. But praise the Lord, we can find peace in Christ. Because God already overcame the world. Apat na bagay po gusto kong pag-usapan dito about victory. Una, first thing that we need to understand, majority na pag-uusapan natin dito is about the gospel truth of God and the gospel truth of Jesus Christ. We can never have victory by our own selves. Temporary victory, yes, we can. Makakatapos ako ng elementary, makakatapos ako ng college, magkakaasawa ako, magkakapamilya ako, magkakatrabaho ako, yes, I will find those victory. But the everlasting victory God is offering, we can never have that by our own selves. Kaya kung napaintindihan po natin, victory is not gained by our work. Victory will not be gained by our own personal human behaviors. Hindi po doon. Bakit? Ano po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 10 ulit? Ang sabi po dyan, for if while we were God's enemies, tayo ay mga kaaway ni Kristo, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Ang kaligtasan po ay magagawan lang po sa magitan ng pagkamatay at sa magitan dugo ni Jesu Kristo. Sabi ng Bible, wala po makakapunta sa Panginoon kundi ang Diyos Anak lamang. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father but by me, sabi ni Jesu Cristo. Wala pong sino man, hindi ko po kaya kayong dalhin sa langit. Hindi niyo po kayang dalhin sarili niyo sa langit. Hindi po natin kayang dalhin sa sarili natin sa kaligtasan. And we can never be victorious over sin. We can never be victorious over Satan. We can never be victorious over ourselves by our own work. Because men are justified by faith alone. And are accounted righteous before God. And the salvation, okay, natin is through faith. Sabi po na confession of faith po namin, plus nothing, minus nothing. Para naman panataya sa Panginoon. Hindi ibig sabihin tumutulong ka sa mahirap, pupunta ka sa langit.
Hindi porket nagsisimba ka, linggo-linggo, pupunta ka sa langit. Okay? Hindi porket nag-o-offering ka, pupunta ka sa langit. Hindi porket hindi ka nagbumura, pupunta ka sa langit. Okay? Hindi porket mabait ka, pupunta ka sa langit. Hindi po. It is not by our works for us to have victory over sin and Satan. It is by God Himself. Sabi ito, Romans chapter 5 verse 10. Kaya, jump na ako second point. Ano yung second point? Kung victory is not gained by our work, so paano po ito, Pastor? Victory is God-given gift. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Ano pong sabi dyan? Sabi dyan, but thanks be to God, He gives us victory. Sabi ito, through saan? Our Lord Jesus Christ. Binigyan at pinagkalooban tayo ng Panginoon ng victory sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ba ni Dave? Hindi. Sa pamamagitan ba ni Brother Levy? Hindi. Sa pamamagitan ba ni Pastor BJ? Hindi. Sa pamamagitan ba ni Pastor Dennis? Lalong hindi. Ang sabi nito, but thanks be to God, He gives us the victory through Jesus Christ. Kaya po tayo papasok sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on His name should not perish, but have everlasting life. It is a God-given gift. Having a victorious life is a gift from above. Di ba? Ano po sabi ng team verse po natin? Di ba sabi ng John 16:33? I have overcome the world. Sabi ng Panginoon. That is a gift from the Lord. Iniregalo ng Panginoon. E bakit po marami mga mananampalataya hanggang ngayon hindi nabubuhay ng victorious? E kasi baka yung regalo sa'yo ng Panginoon, hindi mo ginagamit. E kung regaluhan kita ng cellphone ngayon, hindi mo gamitin yan, eh baliwala, yan nag-cellphone ka ba? Kung bigyan kita ng relo ngayon, ibigay ko sa ito relo ngayon, pagbigay ko sa iyo, hindi mo gamitin, pag dinong kita, ano oras na? Hindi ko po alam. Sandali, dinagaluhan kita ng relo, nasa relo mo, hindi ko po ginagamit, baka po malunga. Eh pambihira ka. Binigyan kita ng relo para gamitin mo, tapos hindi mo ginagamit. Eh kaya marami mga mananampalataya nabubuhay ng hindi victorious kasi yung regalo ng Panginoon na victory in Jesus Christ eh hindi natin ginagamit. Si Kristo po nakikita po sa buhay po natin. Are we living a life of liberty in Christ? O ang tingin pa natin liberty sa buhay natin, I'm free to do whatever things I wanna do. Ang isang tunay na mananampalataya, ang ibig sabihin ng liberty sa buhay ng isang mananampalataya is for us to do the will of the Father. It is not our will, but the will of the Father. That is the biblical and divine liberation nating mga mananampalataya. Pagka nabubuhay na tayo ng sumusunod sa Panginoon, then we will say, we are free and liberated. We are free and liberated from sin, from ourselves, and from Satan. If we are a Christian, if we are a child of God, and if we say we accept the Lord Jesus in our life, accept that victory of Christ in us. Anong pinangako ng Panginoon kay Adam? Di ba? Lahat ng makikita mo sa iyo yan. Di ba sabi ng Bible in the book of Genesis, God gave dominion to Adam over all the earth. Oh, bakit ganun? Eh kasi nga God already overcome the world eh. Sa kanya to eh. Bakit nabubuhay tayo bilang alipin ng sarili natin? Bakit inaalaw tayong alipinin tayo ng kasalanan natin? Bakit inaalaw natin alipinin tayo ng diablo? Kung na-overcome na ng Panginoon, gamitin natin regalo ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga may fruit of the Spirit eh. Kaya ngayon binigay sa atin ng Panginoon, victory is a God-given gift. It was not only a plan of God, but it is a gift from above. Sabihin mo to, Dennis, huwag niyo sa akin lang. Sabihin niyo pangalan niyo. Parang nakatulog na kayo, ha? Nakasumpong ba kayo ng peace? Ha?
Sabihin yung pangalan niyo. Sabihin niyo. No? Wala akong maintindihan eh. Ulitin po natin, sige. Sige mo, Dennis. Nirigaluhan ka ng Panginoon para maging victorious. Gamitin mo. Alam niyo ba ginagawa yun? Sabi ng mga, bigyan ko lang po ng konti segue yan. Ito sa mga estudyante. Effective po ito. Kaya natin sinasayang verbally. Sabi kasi ang brain down natin ay may nagpo-process ng information. Kapag ka binabasa din silently, napaprocess naman ang brain yan. Okay? Pero kapag ka yung binabasa mo, naririnig mo ulit, double ang pagpaprocess niyan. Okay? Kaya pinaririnig. Ang tawag dito sa atin, nire-remind natin sa sarili natin na victory is a God-given gift. Okay? Tandaan natin, ha? Victory is a God-given gift. Third to the last, okay? Victory is gained by a choice. It is not gained by chance. It is gained by choice. Ano po sabi ni Joshua? Punta tayo sa Old Testament at sa New Testament. Sa Old Testament muna tayo. Paano ka maging victorious? Piliin mo maging victorious ka. Bakit? Regalo pa na ng Panginoon sa iyo eh. Piliin mo maging victorious ka. Sino ang gumawa nito? Sa pinakamagandang halimbawa nito sa Old Testament? Joshua. Joshua chapter 24 verse 15. Ang sabi dito, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose you for you this yourself this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord." It is a choice. Pinili. My question is, if the Lord will ask you to choose between your job and God, what will you choose? If God will ask you to choose between your partner and God, who will you choose? Really? I hope and I pray. Kasi mahirap po yun, ha? Diyan pumapasok ang struggle eh. Diyan pumapasok ang hirap ng sa buhay eh. Ang sabi ng Bible, di ba? It is a choice. Because the primary choice Joshua chose was to choose God and serve God. Take note, hindi po sinabi ni Joshua siya lang. And this is what the family needs right now. Spiritual fathers, spiritual leaders ng tahanan. That is what our family needs. Yung lalaki, ama ng tahanan na maninindigan, nabibitbitin, kakayagin, hahatakin ng pamilya niya na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, at hindi lang magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon kundi makasama niyang naglilingkod sa Panginoon. You want to be victorious? Choose to be victorious. Bakit po? Maraming mga mananampalataya kaya hindi victorious, mas pinipili na mag-depress-depressan. Exempted na tayo doon? Hindi naman po eh. Malino naman sinabi ng team verse natin, di ba? You will have troubles in this world. But don't choose to be depressed. Choose to be victorious. Paano yung pastor? Huwag na sa akin tanungin. Tanungin mo sa Panginoon na overcome niya na lahat eh. Eh, alam niya na lahat yan. Lord, ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, paano po ba to? Eh, sa kanya ko tatanungin yan. Hindi mo ba? Ano challenges ng buhay natin ngayon? Eh, sa kanya ko tatanungin yan. Eh, alam niya, overcome niya na yan eh. Siya expert po doon eh. Di ba, Panginoon? I'll just choose you over this any matters of this world. Punta sa New Testament. Ano New Testament? Romans 6 verse 13, ang sabi niya,
do not offer any part of yourself to sin. Sabi dyan. As an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. New Testament yan. Piliin mo na maging instrumento ka ng katuwiran. Piliin mo na ikaw ay hindi maging instrumento ng wickedness o kahinaan o kabuktutan o kasalanan ng mundong ito. Being victorious is having the right choice in life. And for us to know that we do have a right choice in life if we are choosing God in our life first. Yun ang pinag-uusapan eh. Sino priority mo sa buhay mo? Sino ang inuuna mo sa buhay mo? We cannot serve both God and Mammon. We can only have one God. Who are you choosing? What's your choice? Choose God, you'll find peace. Choose God who already overcome the world, you'll find peace. Choose the enemy, you'll be free to whatever things you wanna do, but you'll be in bondage. You choose God, you go to heaven. You choose being in bondage of sin, you go to hell. You choose being wicked, you go to hell. You choose become an instrument of righteousness, you go to heaven. Now my question is, what are you choosing? Ang problema, ang gusto natin, heaven. But we are choosing a life of hell. Tama, palinaw to eh. It's about our choice. Anong choice mo? Anong pinipili mo? You choose to be victorious, be in accordance of the plan of the Lord for your life, to have a peaceful, joyful, abundant life, or you choose a life of bondage, but it seems like you're liberated because you're free to do whatever things you want to do in your life. And the last, okay? Victory is not gained by our work. Victory is a God-given gift. Victory is gained by our choice. Last, sabihin ko po sa inyo, hindi po araw-araw lahat ng Kristiyano victorious. Sino po yung tumanong ng palataya na hindi kayo tinamaan ng depression, ang kalungkutan? Hindi kayo tinamaan ng problema? Lahat po tayo tinatamaan nun, ano po? But how do we maintain it? Having a victorious life. Having a triumphant life. How do we maintain it? Victory is maintained by our convictions, by our attitude. Ano po sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2? Diba? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. That is God. That is Jesus. For you to maintain it, para mapalataya na tayo eh. Let us fix our eyes on Jesus. Lord, ano pong plano mo sa buhay ko? Lord, what are you going to teach me today? Lord, please remind me that you are the pioneer of our faith. Lord, please remind me that you are the perfecter of my faith. Lord, please remind me that more than 2,000 years ago, you've suffered for our sins and our iniquities. That more than 2,000 years ago, you suffered the shame na dapat kami ang nagsasuffer nun. You've suffered yung lahat ng mga pamamalo. You've suffered, Jesus Christ, lahat ng mga yung pang-alipusta na hindi mo deserve at deserve namin because of our sin. It is about our conviction. Our conviction is based on the Word of God. And if we will have a biblical conviction sa buhay natin, it will align our attitude towards the attitude pleasing and glorifying to God.
Saan ka nabubuhay ngayon? Anong choice mo ngayon? Anong mga choice na pinili mo sa buhay mo? Or let me revise the question. Do you have a victorious life right now? Or you are still in bondage of sin and iniquity? Anong tumatakbo sa isip mo? Yung mga masamang tingin mo sa tao? Because you already stereotype the people around you? If you stereotype the people around you sa mga maling karakter na nakikita mo sa kanila, I'm telling you are not victorious. You are in bondage of yourself and your sin and Satan. Bakit? Who are you to stereotype people how good and how bad they are if you yourself is actually bad and you were saved by God by His grace? O sige nga, sabihin ko sa inyo, marami sa inyo, ayaw nyo sa mga kaibigan nyo. Hanggang ngayon, hindi pala kinakipagpatuloy sa mga kaibigan nyo. Bakit? Kasi ito ginagawa niya, kasi ito siya, ganyan. Now, kapatid, kung ganyan pa rin nasa utak mo, hindi ka pa rin victorious. Bakit? May tumatalik ka na pa sa'yo eh. May humahatak pa sa'yo para magpalaki ka ng Panginoon eh. Tama? Ano nasa isip mo ngayon? Ano ang mahalaga sa sarili mo ngayon? Sarili mo pa rin ba? Naku, kapatid, hindi ka pa rin victorious. Kasi, yung choice mo pa, sarili mo pa rin eh. Ang taong victorious, ang choice niyan, kung anong kalooban ng Panginoon. Hey, may nakaaway ka, nakaalitan ka, hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinapatawad. Eh kapatid, hindi ka victorious. Baka yung nakaaway mo, victorious na, ikaw hindi ka pa victorious. Eh, pastor, hindi humihingi ng tawad eh. Hayaan mo. Sarap kaya na magpatawad ka kahit hindi humihingi ng tawad. Diba? Subukan niyo ba yung humihingi ng tawad sa mga bagay na hindi mo yung ginagawa? O kaya nagpatawad kayo sa mga bagay na gagawin pa lang sa'yo? Kung ano mang gagawin masama, pinapatawad na kita. Diba? Yun ang mga victorious na tao. Eh, ang tanong, ano mga nasa puso mo? Baka hanggang ngayon, bitter pa rin yan. Baka hanggang ngayon, may mga sama na loob pa rin yan. Naku, kapatid, hindi pa rin victorious na mamumuhay yan. Bakit? Nakatanikala ka pa rin sa bitterness ng buhay mo. Eh, baka hanggang ngayon, eh, nagsisinungaling ka pa rin. Hindi ka pa rin victorious. Nakatanikala pa rin ang buhay mo sa kasinungalingan. Bisyo. Naku, hindi ka pa rin victorious. Bakit? Isipin mo hanggang ngayon, dinidiktahan ni Malboro at saka ni Philip ang buhay mo? O, hanggang ngayon, meron ka pa rin isang sinasanto sa buhay mo. Diba? Si San Miguel. Oo. Eh, hindi ka pa rin victorious. Diba? Hanggang ngayon, kinikilala mo pa rin si Ginebra. Paborito ko yung Ginebra team na basketball. Pero yung inume, hindi. Demonyo sa buhay yun eh. Ang tanong, malaya ka na ba? O tingin mo sa sarili mo, malaya ka? Nakita niyo na po ba sarili niyo sa salamin? Have we ever tried this? Look at ourselves in the mirror and say, and ask, am I victorious? Kasi ano ang mga bagay na nagigihadlang sa pagpapala ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka parang victorious eh. Subo mo yan, kapatid. Hindi plan ng Panginoon sa buhay mo yan eh. Overcome message series. Living a victorious life na topic natin ngayon is not a prosperity gospel message. Masakit na katotohanan to. I'm telling you, this is not a good message to tell. Kasi marami dito masasaktan at masasampal. Pero, kailangan ihiyak sa likuran ng pulpitong ito. Bakit? Kasi mga kapatid, kung hanggang ngayon nakatanig ka lang pa rin sa kaaway,
may mga puot ka pa rin tinatago sa puso mo at sa isipan mo. May mga unforgiving spirit ka pa sa puso at isipan mo. At wala ka pang personal relasyon sa Panginoon, then you are not yet victorious. If your choice and the priority in your life is not God, I tell you, you are not victorious. If you think you will be saved because of what you're doing and how good you are, I tell you, you're not victorious. A victorious man is a man who is actually a child of God and living in the plan of God. That is a victorious man. Kaya baka marami sa atin, marami tayong pinagdadaanan, hindi natin ma-overcome. Alam niyo, masarap po itong message series na ito. Before I end, I'll just sharing you kung ano yung mga pag-uusapan pa natin ito. Eventually, pag-uusapan natin ito. Overcoming trials, overcoming troubles, overcoming temptations, overcoming tribulations in life. Okay? Then we will go on a more, sabihin natin, a more, sabihin natin, mas mababaw ng konti, pero mas, ano, sabihin natin na mas applicable sa mga tao. Or, anyways, applicable naman lahat, no? But more, sabihin natin, experiential. Overcoming depression, overcoming financial trouble, okay? Being financially, sabihin natin, financially free o financial freedom, pag-uusapan natin yan. Maganda itong overcome na message series. So please, antabayan, but the main core of this message for us to understand that the plan of God for each and every one of us is for us to live a victorious life in Christ. Amen?